What's up mga kalikot? Ito lang guys yung item na kulang ni ano, kasiguran. Mabubuo na siya guys. Ba't kaya natatagalan sir? Ano sir, sobrang dami kasi sir ng poblasyon namin sa Barya, sa Baler. Hindi pa kulang, halos ano din kami din sir. Pulot din kami sir ng deliveries. Ano to, Pilipinas lang? Yes sir, dito lang po sa atin. Pero bukas na rin ang galing China kaya? Okay naman sir, nakakapag-deliver sir kami. Pero kumbaga isang linggo, kumbaga yung shipping nila? Pagka ano sir, pagka galing cross boundary natin, medyo may katagal sir, pagka half months. Ay in-stock pa nila, no? Kasi dadaan pa sir ng custom, doon sir magtatagal sa custom. Kaya ito sir, local lang to, dito lang sa atin, basta ganito sir, plastic. May galing kasi doon eh. Nice na. Okay guys, ito yung order natin kay Lazada. Inisprayan ko na rin yan guys ng pang ano, alam nyo na. Bumiyaya ako kanina, baliktad pa pala yung aking mask. Grabe. Sa Apura kasi guys. Malayo pa kasi yung pinanggalingan nila eh. Kaya sigurado nag-Apura yung mga yun. Okay. Yung kanyang number ay 5010. Ayan. 5010. Dalawang 5010. Para kahit masira yung isa, may pampalit pa tayong isa. Ayan. Magkahapon na kaya iraras ko nang ilalagay. Baka hinahanap na kasi ng may-ari yung welding machine niya kaya kailangan ko na ilagay. Sa tagal na kasi nito guys, nilagyan ko na ano, nung tinesting ko na, nilagay ko na yung bahay niya para pag dumating yung diode ilagay na lang. Hindi ko kasi maintain yung diode niya guys, matagal. Noon pala, ganun pala. Ni-stack pa nila. Alam nyo na guys, yung kumakalat ngayon, kaya matagal. Nag-apura kasi ako eh. Pati daw yung ano, mga shipping sa ibang bansa. Ini-stack pa nila para, alam nyo na, mahirap sabihin, mahirap banggitin. Mabuti na rin na hindi gumana yung diode na nilagay ko noon. Para kahit paano, mas maganda itong mailagay. Yan o, mas malalaki yung kanyang terminal. Yan. Diba? May polarity kasi ito na hindi siya pwede mabaliktad eh. Yan. Ayos. Sana nag-penetrate sa ilalim para mas matibay yung kanyang connection. And guys, panghuli bago natin ilagay sa loob, i-test muna natin yung kanyang input. Kahit na sabihin natin bago, mas maganda i-test pa rin natin. AC to AC, okay. Tapos to positive, good. Good, baliktad. Baliktad rin natin, okay. Okay, tapos sa kanyang negative. Okay. Ayos. Yan kasi guys, meron siyang konti. Nakalagay kasi yung kanyang fan. Yung fan kasi pinalitan na nila ng pang AC, hindi na pang DC. Kaya yan na detect niya. Okay, okay yung power supply. Balik na natin. Okay. Yan. Ginawan ko muna ng pansamantalang saksakan at pagkunin na may-ari, bahala na siya kung anong ilagay niya. Ayan. At least nagpalit tayo ng cord. Naglagay tayo ng switch. Palit tayo ng diode. Ano pa? Palit tayo dito. Yan o. Okay. Sana hindi na siya matatanggal.
Okay, basta maigpit naman siya okay lang. Pero pag maluwag kasi. Ayun, nagpapalit tayo ng transformer. I-test na natin. Okay guys, warning. Mag-ingat. I-test natin guys kung may lumalabas sa kanya gamit ng nagpalit na tayo ng diode niya. Okay, saksak natin. Inverter guys ang ginamit ko. Boom, okay na. Ayan, may lumalabas sa kanyang 60. Okay. Ayan. Basta accurate na yan guys. Sigurado yan. Fully functional na yan. Ngayon susubukan natin na pang welding para tingnan natin kung okay siya or hindi. Okay mga kalikot, testing natin itong welding machine gamit ang grid. So, masusubukan natin ngayon kung makakatunaw siya ng rad switch natin. Okay, kalagay na yung ating gagamitin na. Nakasagad pala siya. Gagamitin lang natin ay nasa 50. 60. Okay na yan. Bukan natin guys. Boom. Nagpalit na tayo ng transformer niyan guys. Ito. Ito na yung dating transformer niya. Nasunog kasi. Hindi na rin ako tiwala na gagana siya na maayos. Kasi naluto na siya. Ang pakinabang natin dito ay tanso. Tansoy na yan. Test pa natin yung kanyang ampere. Lagay natin ng 96. Okay, ulit. Ipuin natin yung extension kung umiinit. Okay naman siya. Hindi kagaya ni Yamato na masyadong matakaw sa kuryente. Tuloy natin. Buti na lang guys, dumating yung diode. Yun na lang iniintay ko eh. Ayan. Okay, palitan pa natin. Subukan pa natin ng isang rad. Guys, so, yung kanya transformer na palitan. Boom. Diode, yung kanyang output. Okay, yung kanyang power supply. Okay, yung kanyang MOSFET. Mga switch lang at warang pinalitan. Okay, tuloy natin i-welding itong isang buo ulit. 6013 special. Special ang tawag kasi nila dito eh. Pero pares din lang na ordinary yan. 6013. Yun. Subukan natin sagad guys. Sagad natin ng 200. Ano natin? Kinakapos yung kuryente. Baba natin. Okay. Hindi naman kailangan malakas guys eh. Kasi pag masyado malakas yung kanyang ampere, tumatalsik yung marami siyang sputter. Tapos yung luto niya masyado malakas. Sayang din lang guys kasi tumatalsik siya. Mas maganda yung tamang ampere lang para sa rad. Ayan. Hinihingal ako guys kasi kakukuha ko lang to sa bayan. Tapos nilagay ko na
inassemble ko na. Kaya pagod na pagod. Lalo sa vertical guys, hindi kailangan malakas. Kailangan lang hindi niya itatalsik or itatapon yung kanyang bakal. Okay, tapos na. Okay na siya. Hayaan lang muna natin sandali na mahangin ang lahat-lahat. Tapos saka natin patayin. Boom!